nag-iwan ng trillion pesos na surplus pagkatapos ng kanyang administrasyon. So ibig sabihin, all of the traveling that he did, nag-pay off. Merong return on investment kasi nga meron pa tayong sobrang pera dun sa kabanang bayan. Nag-iwan daw si Pinoy ng 1 trilyong piso bilang resulta ng return of investment ng kanyang mga travels abroad. Ano nga bang katotohanan sa 1 trilyong piso na to? Alamin natin. Let's do this. Ang 1 trilyong iniwanan nga ba ni Pinoy kay Duterte ay return of investment ng mga travel niya? Ang isang katotohanan dito ay ang pag-iiwan ni Pinoy ng 1 trilyong piso sa administrasyon ni Duterte. Ang hindi totoo ay sabihin na return of investment ito ng mga travel niya. Kilala ang administrasyon ni Pinoy noon sa pag-a-underspend nila. Maliban sa artikulo na to, maraming iba pang article ang nagki-criticize sa pag-a-underspend sa panahon ni Pinoy. Dahil sa pag-a-underspend na to ay maraming proyekto ang hindi nagagawa. Maraming serbisyo ang hindi nabibigay sa mga tao. At ayon nga kay Jokno, nagri-resulta ito sa mga trabaho at economic opportunity na nawawala sa Pilipino. Makikita na lumala din ang poverty incidence sa panahon ni Pinoy from 20.9 noong 2009, naging 23.3% ito noong 2015. Ibig sabihin, mas dumadami ang mahihirap sa panahon niya. Yes, stable at mataas ang GDP, pero hindi ito nararamdaman ng mga Pilipino. Mataas ang GDP, pero mataas din ang kriminalidad. Mga bagay na naiibsan sana at kahirapan na naiiwasan kung sana ay ginagamit ni Pinoy yung pera na nasa gobyerno naman na para sa serbisyo. So kung babalik tayo sa tanong, tama ba na sabihin na ang 1 trilyon na iniwan ni Pinoy sa administrasyon ni Duterte ay return of investment ng mga travels ni Pinoy? Hindi po, dahil malinaw na ang underspending ni Pinoy ang dahilan kung bakit meron siyang 1 trilyon na iniwan kay Duterte kasabay ng pag-iwan niya ng mas malalang kahirapan ng mga Pilipino.